Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Toto Sita Bora ng Jesus is Lord Church, Baliwag, Bulacan. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing umaga, 8 a.m. sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessing, Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radyo Calabarzon. Samahan niyo po ako sa oras na ito sa pagbasa po ng salita ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan. At ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Roma, Kapitulo 15, Talata pong 13. Inulit ko po in Romans chapter 15, verse 13. Ang sabi po ng English Bible, "May the God of hope fill you with all joy and peace." So, abayan po natin ang Diyos ang patuloy na magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa oras pong ito, pahintulutan niyo po ako na sa maikling sandali po sa ating Daylight Devotion ay maibahagi ko lang po itong napaka maikling mensahe po na nalagay sa aking puso. Praise the Lord! At ito po ay pinamagatang Peace in the Storm. Praise God! Peace in the Storm. Hallelujah! Napapanahon, I believe, na sapagkat di po may kakaila sa tanggapin po natin sa hindi ang isang katotohanan, in life, we face all kinds of storms. Sa mundo pong ito, habang tayo ay narito sa mundong ito, mayroon tayong marahil, mayroon na tayong naranasan, dumating sa ating mga buhay, pero huwag po tayong masurpresa. Sapagkat sabi nga, habang tayo ay nasa mundong ito, habang mayroon tayong lakas, hininga, at mayroong bawat araw na ibinibigay po sa atin ang Diyos, hindi po maiiwasan na mayroong mga bagyo pa rin na maaaring dumating at makasalubong po natin sa paglakad natin sa mundong ito. Inuulit ko po, in life we face all kinds of storms. Ayan po yung tinatawag din na yung mga personal storms that come our way. Kasama po dyan yung mga financial worries. Sino nga ba hindi nag-aalala kapag kamusapin ay pananalapi, pangangailangan pinansyal. Sa mga may asawa, may pamilya, marahil problem in our marriage or family, lalo na sa panahong ito na nandiyan pa rin ang pandemya ng COVID-19, marahil ito yung mga bagyo ng mga sakit karamdaman, illness. Even ang masaklap, yung tinatawag na betrayal of a friend, yung inaasahan mo sa panahon ng matinding bagyo ng buhay, meron kang matinding pangailangan, meron kang kaibigang maasahan, and yet, yung pala, nandoon yung tinatawag na betrayal, at hindi mabilang, and so forth. But praise the Lord, but we face other kinds of storms, mga magulang, mga kapatid. Na ito po yung bagay na siguro hindi masyadong nabibigyang pansin o natutuunan ng maraming mga tao sa ating kapanahunan. Hindi lang yung mga literal na bagyo ng buhay, hindi lang yung mga personal storms, but inuulit ko po, we face other kinds of storms that threaten to engulf us also. Ito po yung tinatawag at maging binanggit po ng Banal na Kasulatan na nangyayari po sa huling panahon, yung tinatawag po na storms of materialism, storms of moral degeneracy, storms of injustice, terrorism, even war.
So mga magulang, mga kapatid, mga kadibosyon, ito po yung isang bagyo na kapag ka ito ay dumating, I don't know kung kayang pagtagumpayin ng bawat isa. Maliban na maranasan po natin ang tunay nagbibigay ng kapayapaan. Sino nga bang makalilimot sa pangyayari sa banal na kasulatan, isang matinding bagyo ang dinanas mismo ng mga tunay na disipulo ng ating Panginoong Kristo nung sila ay nakasakay doon sa isang bangka. At naroon kasama rin nila ang ating Panginoong Kristo. Sa panahon at sa oras ng matinding bagyo, ang mga disipulo ay nahintakutan. Halos talagang nabalot na sila ng matinding takot. Sobrang pangamba, sobrang pag-alala. Sabagat marahil ang nakikita nila yung katapusan na ng kanilang buhay. And yet, doon sa loob ng bangka, naroon ang Panginoong Kristo na bagamat napakalakas ng bagyo, siya ay natutulog. Kaya nga siya ginising ng mga lagad, sabi niya, Guro, wala ka bang alintana? Hindi ka ba nag-alala na mapapahamak na tayo? But praise the Lord, mga ka-devotion, dito ang mga disipulo ng Panginoong Kristo, His disciple grew panicky. But our Lord Jesus Christ stayed fast asleep. Naalala ko bigla yung doon sa Mark chapter 4 verse 39, nung makita ng Panginoong Kristo yung kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad ay takot na takot. Ano ang ginawa ng Panginoong Isus? Siya ay bumangon sa kanyang pagkaidlip at siya'y tumayo at merong salitang namutawi sa kanyang labi. In Mark chapter 4 verse 39, alam mismo ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan ng kanyang salita, saglit lang na mawawala o mapapawi yung matinding bagyo na nung oras na yon ay kanilang nararanasan. So inulit ko, He knew it would vanish at His word. His word still comes the turmoil in our lives, mga magulang. Ito po yung bagay na gusto kong ipaabot sa inyong mga ka-devotion. Anumang bagyo ang dumating sa inyong buhay at darating pa sa inyong buhay, huwag natin kakalimutan ang kapangyarihan ng salita ng ating Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Inuulit ko po, His word still comes the turmoil in our lives. Ano man yan, name it under the sun. Meron po bang bagyo na kinakaharap kayo sa inyong buhay na nagdudulot ng iba yung takot, nagdudulot ng iba yung pangamba sa inyong buhay sa mga oras pong ito? Wala po kayong dapat gawin kundi manatiling malapit sa ating Panginoong Hesukristo. Stay close to Jesus. Why? Bakit kinakailang sa panahon ng bagyo, sa panahon ng mga matinding, mga dalugyo ng buhay na dumarating sa mundong ito, maging sa ating persa buhay, bakit mahalaga na masumpungan po natin ang ating mga sarili malapit sa ating Panginoong Kristo? Because, mga magulang, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoong Kristo ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan. His word brings peace. Kaya po ito yung siguraduhin natin, mga magulang, mga kapatid. At yung kapayapaang iyon na pwede nating maranasan sa ating Panginoong Kristo, that peace of God is the eternal calm which lies too deep down in the praying soul to be troubled by any external disturbance. Sabi ho ng Colossians chapter 3 verse 15, kung babasahin po natin ang ating mga Biblia, anong sabi ng Bible? And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Colossians chapter 3 verse 15. Not only that, mga ka-devotion, you can only know the peace of God by surrender to His will. Kung gusto nating maranasan ang tunay na kapayapaan ng Diyos lang ang pwedeng makapagbigay, ipasakop natin ang ating mga sarili, maging yung ating kalooban sa tunay na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At ano po ang magiging resulta, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10? Kapag binasa po natin sa ating mga Biblia, but the God of all grace,
who hath called us unto His eternal joy, or eternal glory rather, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Wow, napakagaganda pong mga salita. 1 Peter chapter 5, verse 10. Inuulit ko po anong sabi ng Biblia, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Kaya dito makikita po ang mahalaga ng kahalagahan po ng buhay natin ay malapit o nakakabit sa ating Panginoon. Sa madaling salita, yung sinabi ng Biblia, ang Panginoon ay nanatili sa atin at tayo ay nanatili sa Kanya. At anong magiging resulta? Ito ang magdudulot sa atin ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kapahingahan. It makes you perfect, established, strengthened. Yes, ang mga bagyo, ang mga storms ng buhay, nagpapahina. Pero praise God, ang kapayapaan ng Panginoon magpapalakas pong muli sa bawat isa po sa atin. Hindi tayo matitigatig, hindi tayo matitinag, magiging settled tayo. Why? Sapagat ang buhay natin ay nasa Panginoong Jesucristo. Kaya mga ka-devotion, kung mayroon may isang bagay po sa panahong ito na ating ginagalawan, ay makatiyak po kayo, hindi lang dahil, lalo ngayon, malapit na eleksyon, na ang pangalan nyo ay nakalista sa mga sa COMELEC o nakalista sa magbibigay ng ayuda, siguraduhin po natin, nakalista tayo doon sa listahan ng Diyos sa langit. Amen po ba? So mga ka-devotion, tandaan nyo po, bakit mahalaga ang kapayapaan, lalo na sa mayroong tinatawag na daluyan ng buhay o bagyo ng buhay? Why? Because the life of peace is the life of power. Ulitin ko po, the life of peace is the life of power. Yes, every heart longs for peace. Sino nga bang hindi naghahanap? Sino nga po bang hindi nangailangan ng kapayapaan? Gusto ko pong sabihin sa oras ito mga ka-devotion, God is waiting to give us His peace. He is waiting for you. Naghihintay siya sa iyo upang ipagkaloob niya, iparanas niya sa iyo yung kapayapaan na hinahanap mo sa mundong ito. But ang masaklap sa tanggapin po natin sa hindi, because of our disobedience, ito po yung nagnanakaw ng kapayapaan yon upang hindi natin maranasan. Disobedience robs us. Disobedience defeats the very thing that we desire even. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3, sabi ho ng Old Testament Bible, Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on Thee. Why? Because he trusted in Thee. Sa panahong katulad po nito mga ka-devotion, magtiwala tayo sa Diyos. Pagtiwalaan natin higit ang Diyos kaysa sa kanino mang mga tao sa mundong ito. Maraming mga tao, dahil magandang pangako, lalo na ngayon, this coming 22 election, nagsimula na ang pagpapatala ng mga kandidato. Marami naman tayong maring na mga pangako. Pero gusto ko pong sabihin, mga ka-devotion, sabi ho ng Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ang kanyang ipinangako, gagawin niya at kanyang tutuparin. Kaya magiging tayong magtiwala, hindi sa salita, hindi sa pangako ng mundo, kundi sa salita at pangako na nag-iisang Diyos na buhay na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Amen? Basahin niyo po, balik-balikan niyo po yung Isaiah chapter 26 verse 3, mga ka-devotion. In this restless and troubled age, there is a universal longing for peace. Maging buong mundo, lahat ng tao sa mundo. Pero ang ganda po ng salita ng Diyos in John chapter 14 verse 1. Ano po ang sabi ng John chapter 14 verse 1 mga ka-devotion? Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Ang nagwiwika po niyan ay walang iba
kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maniwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Diyos, hallelujah, at manampalataya tayo sa prinsipe ng kapayapaan, hallelujah, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mga ka-devotion, huwag niyo po itong kakalimutan. Our Lord Jesus Christ is the one with peace to give. Siya lang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa isip natin at sa isip ng tao sa mundo. Why? Because He is untroubled. He is untroubled. He is untroubled by the storms, untroubled by the problems. And He has, and the good news, mga ka-devotion, He has no shortage of peace. Hallelujah. Because why? Because He is the Prince of Peace. Sabi ho ng Biblia. Sabi ho ng banal na kasulatan. Gusto niyo po bang maranasan ang tunay na kapayapaan sa mundong ito? Bigla akong naalala yung isang talata na namutawi sa bibig ng Panginoon in John 16 verse 33. Di ba sabi ng Panginoong Hesukristo, sa mundong ito marami kayong kapighatian, marami kayong mga bagyong pwedeng maranasan, mga problema, ganito ganyan, etc. etc. Pero may encouragement ng Panginoon, ano? Lakasan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Sa magandang balitang iyon na mutawi sa bibig ng Panginoong Kristo, bakit hindi tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan? Ang nangako ay hindi tao, sabi ng Hebrews chapter 4, mga ka-devotion, or rather Hebrews chapter 10 verse 23, He is our faithful promiser. Amen? Kaya pwede kang makatulog ng mahimbing sa gabi. Pwede kang mapayapa. Hallelujah, ang dulot ng pandemya, mental stress, napakahirap. Pero kapag ka ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ang sasa ating isip, ang sasa ating buhay, hallelujah, mapapahinga tayo, mapapayapa tayo. Amen po ba mga ka-devotions? Kaya siguraduhin po natin, inuulit ko, sabi ko nga kanina, siguraduhin po natin ang buhay natin ito ay napakalapit sa prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi ho ng isang author, the best Christians in this world are the ones who have the peace of God within their hearts. Hindi lang yung Kristiyanong maraming material na bagay sa mundong ito, kundi yung Kristiyanong kahit kulang ng mga material na bagay ng mundo, pero nasa Kanya ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon Hesukristo. Hallelujah! Ang sabi ng mayakdang yon, sila ang best Christians. Sila ang mga tunay na Kristiyano. Hindi ba? Meron niyang kasabihan eh, dito po sa buhay, sa amin. Di ba, lagi narinig nung araw sa matatanda ng araw, hindi baling pagod ang katawan. Huwag lang pagod ang isipan. Bakit? Pag pagod ang katawan mo, ipahinga mo lang eh. Saglit lang, mawawala pagod mo. Makakakain ka pa kahit disabog lang ang ulam, sabi sa amin dito sa bukit. Eh pero kapag wala kang kapayapaan, kahit waterbed po ang higa nyo, hindi ka makatulog. Kahit masasarap yung pagkain mo, nawawalan ka ng panlasa kahit wala kang COVID. Bakit? Kasi wala kang kapayapaan. Kaya po napakahalaga na sa panahong katulad nito, maranasan natin ang kapayapaan at ang makapagbibigay lang nun at pwede nating maranasan ay walang iba kundi ang prinsipe ng kapayapaan. Ano ang sabi ng Panginoon sa Kristo kapag inulit natin yung John chapter 14 verse 27? Ano po ang pangako ng Panginoon? Peace, I live with you. Hindi kapayapaan ang dulot ng mundo, hindi kapayapaan ang dulot ng sanlibutan. Kapayapaan ko, in effect, ang pangako ng Panginoon sa bawat isa po mga ka-devotion. So, when your heart is aching, only the great physician can minister to you. Huwag niyo po itong kakalimutan, mga kapatid. Sabi ng Psalms 103 verse 14, marahil,
uli sa isang huling talata na pwede ko pong banggitin bago po ako, bago tayo dumako sa panalangin. Sabi po ng awit 103, talata pong 14. Kung babasahin po natin sa ating mga Biblia. For He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. So, saglit lang ang buhay sa mundong ito. Nalala ko si Mr. Ramong Angin, di ba? Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Kung siya'y pamimiliin ng buhay at mga material ng bagay ng mundo, sabi niya, ang pipiliin niya buhay. Bakit? Ano nga ang kwenta ng mga material na bagay sa mundo? Ano ang kwenta ng mga marami kang pera sa mundong ito? Kasama ka sa Forbes Magazine, top 15 na pinakamayaman sa Pilipinas. Pero saglit lang ang buhay mo sa mundong ito. Buhay ka man, wala kang kapayapaan, wala kang kapahingahan. Hindi po nabibili ng salapi ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kapayapaan. Ang makapagbibigay lang po noon ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo, mga ka-devotion. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ipagkatiwala po natin ang buhay natin sa Kanya. Kagaya ng mga alagad, kasama nila ang Panginoong Kristo doon sa bangka. Marahil, sabi nga, baka typhoon number 5 yung kanilang naranasan o higit pa. Pero praise the Lord, dahil kasama nila ang prinsipe ng kapayapaan, hindi po sila napahamak. So sa panahong ito na ating ginagalawan sa mundong ito, magtiwala po tayo sa Panginoon. So kadevotion, kung first time mo po na makasama namin sa gawain ito at hindi nyo pa natatanggap ng totohanan si Jesu Kristo bilang prinsipe ng kapayapaan ng inyong buhay, magdesisyon po kayo ngayon. Kilalanin niyo po siya. Anyayahan niyo po siya. Buksan niyo po ang inyong puso sa Panginoon. At ako po'y mananalangin. Pwede po kayong sumunod sa maikling panalangin na aking babanggitin. Yung mukha ka lang ka-devotion, pumikit at sabihin mo na may pananampalataya, Panginoong Jesus, kinikilala ko, ikaw lang ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan sa aking buhay. Kinikilala kita, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Pinagsisisihan ko po ito at tinatalikuran ko sa oras na ito. Salamat Panginoong Jesus sa buhay na walang hanggan. Salamat sa karapatan na maging anak ng Diyos. Ako na lamang po ang mananalangin ka-devotion, magtiwala po kayo sa Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, narito po ang mga lalaki at babaeng nagtiwala po sa inyo. Nakapakinig ng iyong salita. Hinihiling ko po, Panginoon, abutin niyo po sila ng iyong makapangyari, mapagpala, mapaghimalang kamay. Kung nangangailangan po sila ng kapayapaan dahil sa bagyo ng buhay na dumating at dumarating sa kanilang mga buhay, Lord, baya mong kapayapaang nagmumula sa iyo, maghari sa kanilang mga isipan. Tanggalin mo ang takot, tanggalin mo ang pag-alala, Panginoon. Ipadama mo sa kanila na ang iyong makapangyarihang kamay ang may hawak ng kanilang mga buhay. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang proteksyon ng iyong banal na dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo upang walang anumang gawa at planang kaaway ang magtagumpay sa kanilang mga buhay. Lord, maging ang pandemya ng COVID-19 na nariyan pa rin sa paligid, hindi ito magtatagumpay sa bawat isa po sa kanila, Panginoon, sapagkat protektado mo ang kanilang mga buhay. Lord, maranasan po nila ang kapayapaang tunay na ikaw lang ang makapagbibigay. At Lord, salamat po ng marami, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, marahil ang ilan ay naroon sa banig ng karamdaman, kayo po ang magbangon sa kanila. Maranasan po nila ang iyong pagpapagaling, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At Lord, maranasan po nila ang tunay na kalayaan from the spirit of mental stress, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, salamat po, Panginoon. Lagi nilang maalala ang mga pangako mong, salita sa kanila, Panginoon. Kapayapaang nagmumula sa iyo ang iniiwan mo sa kanila. Maraming maraming salamat po, dakilang Diyos. Kung mayroon pa man silang pangailangan, hindi ko po nabanggit sa mga oras na ito, ako po yung nagtitiwala, hindi mo po sila binigo. Maraming maraming salamat po, dakilang Diyos. Sineselyuhan ko nga pong patuloy ng dugo ng Panginoong Jesus ang lahat ng pagpapala na ibinuhos mo sa iyong mga anak. Pagpalain mo rin po ang light radio TV na Panginoon, ang Daylight Devotion, at gamitin niyo po ito upang marami pang kaluluwa ang makarinig ng iyong salita
at makaranas ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong mga himala. Maraming salamat po. Sa iyo ko'y binabalik ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangal at pasalamat. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Congratulations, ka-devotion. Ako po'y nanampalataya na ang kapayapaan ng Diyos ang sumagi sa inyong isip, sa inyong puso. So muli po, ako si Pastor Toto C. Tabora ng Jesus is Lord Church, Baliwag, Bulacan. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.